So, Mexico at saka Jordan. So, well, template, di ba? Yung Jordan, may magaling na naturalized player, si Rondé Hollis Jefferson. Na-import ulit ng top ng TNT katropa nitong darating na PBA conference. So, magaling to si RSJ, ha? Dapat naidala niya na yung ano, naidala niya na yung Jordan, na ipanalo ng Jordan niya. May sistema na yun. Pero bakit kinukulang pa rin sila against teams like Mexico and the other teams? Kasi, diba, magtataka ka, yung Jordan malakas sa Asia. Pagdating sa world stage o World Cup, mahihirapan. May sistema na sila. So, hindi porket si Brownlee ang nilagay mo dyan, okay na. Ang importante, yun yung sinasabi ko, natalo yung Jordan, pero tingnan nyo, mas gusto ng tao o mas gusto ng mga nag-o-observe yung sistema ng Jordan. Never nagpilit si RHJ ata. Kita mo, may ilan yung sumagupa sa kanya, 3. Binato niya sa labas, pinasa niya sa labas. Yung kakampi niya, libre, nag-aantay lang, tumira, pumasok. So, yun yung example. Kahit na matambakan kayo, huwag niyong iiwanan yung sistema. Ay, importante may sistema, may chemistry, manalo at matalo. Eh, lalo na Pilipinas, sanay naman matalo eh. Kaso yung hindi mo ginagamit yung player mo ng tama, yun yung hindi ayaw. Nag-alakobi na nga si ano eh. Every game si RHJ, si Rondé Hollis Jefferson, nag-Kobe mode yan. Pero bakit hindi nanalo? Pag sinabi mong Kobe mode eh, pag gumaganon si Kobe, nananalo eh. Eh syempre, kahit kamukha niya si Kobe, hindi siya si Kobe. Yun ang fact na kahit na may magaling kang player, may sistema ka, pero talagang hindi ka rin mananalo. It's just that kailangan mong takbuhin yung sistema, kailangan mong mag-adjust during the game. Walang in-game adjustment. Sige, waring wala kang adjustment sa tao, sa place. Allow players to feel the game, get the rhythm. Yes, kagaya ng sinasabi ko si Abando, anong dahilan at hindi ginamit si Renz Abando? May mga dahilan ka, anong dahilan mo? Oh. Yung Jordan, no, kahit natalo, isipin mo, 13 points. 13 points, medyo tambak na yun. Oh. Ang obvious, walang problema sa offense, defense. Nagka-problema sila sa depensa dahil sa ganda rin ng sistema ng Mexico, ball movement, napapakomit yung depensa. So, yun yung problema. Sa defense, kung ang offense yung walang problema, sa defense kayo may problema. Defensive rebound, turnovers. Yun eh, defense. Kita mo yung Jordan, nakaka-steal. At actually, may steal si Pugoy, ha? Yun yung sinasabi. Dapat back, sa perimeter pa lang, backcourt pa lang, dumidepensa na kayo. Hindi pwede yung hindi kayo dumidepensa. Yung Mexico tsaka Jordan, may mga ano sila, may mga play sila na nakaka-steal sila dun sa point guard o dun sa ball carrier. Napapahirapan nila magdala ng bola, naagawan nila, then easy layup sa kanila or dunk. Yun yung isa sa dapat tignan ng mga coaches na papalit kay Chot nung federation, di ba? Kasi ganun yung sistema ng US eh. Ang US ano eh, dumedepensa. Pag nalalamangan sila, lalong tumitindi yung depensa nila. So, yun lang po.